Ilang deboto ang nakailang balik na sa Merrick Station ngayong maghapon at tuloy naman ang pag-abang ng marami na maibalik ang Poong Nazareno sa Quiapo Church. Mula roon sa Sea Live, si Trisha Zafra. Trisha? Pia, mainit na ang pag-aabang ng ating mga kababayang deboto dito sa harap ng Quiapo Church sa Maynila sa pagbabalik rito sa simbahan ng mahal na Poon ng Itim na Nazareno. Sa mga oras na ito, Pia, ilang minuto lamang ang nakararaan, bumuo na ng barikada ang ating mga kapulisan dito sa Plaza Miranda para sa daan, no, na dadaanan ng Andas, isang makapal na barikada yan. At bukod dyan, naglilinis na rin yung mga taga Manila Department of Public Service sa Plaza Miranda at iniaalis yung mga basura doon sa daraanan ng Andas papasok dito sa Quiapo Church. At kaugnay niyan, Pia, no, katatapos lamang nung misa rito sa simbahan, maraming mga deboto ang lumalabas patungo sa Plaza Miranda para abangan yung pagdating ng Andas at hindi nga natitinag ang kanilang debosyon sa mahal na Poon ng Itim na Nazareno. At kaugnay niyan, nananatiling matibay ang pananampalataya ng marami rito kahit pa yung ilan sa kanila ay nagpabalik-balik sa mga medic stations matapos mga ilangan ng atensyong medikal. Habang ginaganap ang traslasyon, tuloy-tuloy ang misa sa Minor Basilica of the Black Nazarene o St. John the Baptist Parish o Quiapo Church. Dahil nag-uumapaw ang tao sa simbahan, maraming deboto ang nakontento na lang sa panonood ng misa sa Plaza Miranda. Marami sa kanila sumalampak na rito. Kung walang patid ang mga misa, hindi rin natitigil ang pagdating ng mga pasyente sa medic station malapit sa Quiapo Church. Ang dalagitang si Candy, apat na beses nang dinala sa mga pagamutan ngayong araw. Matapos kasi ang unang insidente ng himatayin siya, bumalik pa siya sa prosesyon dahil panatang makakyat sa Andas at may personal na dalangin. Nagtamo ng bugbog sa leeg at paa si Candy at posible pang nabanat ng husto ang ligament ng kanyang binti kaya hindi magalaw ayon sa medik. Tumatakas, makikita ko na lang nandun nakasampa. Pero ang kaba ko ganun na lang, akala nila biru-biru lang yung ganun. Ang 23 anyos na si Lincoln Alfaro, dalawang beses nang dinadala sa medic station. Una raw siyang hinimatay bago sumampa ang Andas sa Jones Bridge. Pero nang malapatan ng lunas, hinabol pa niya ang prosesyon at naabutan ito sa Fraternal Street. Doon sumalang naman siya sa pagbuhat ng mga deboto na gustong umakyat sa Andas. Ngayon ba babalik ka pa doon? Hanggat kaya po, patuloy po tayo maglilingkod kay Ama. Kaya hindi po tayo takot mamatay. Dahil ang buhay po natin ay hiniram lang natin sa Diyos. Wala namang malay na dinala sa medic station ang 25 anyos na si Jessa Ambrosio. Dalawang beses na siyang hinihimatay habang nagsisimba sa Quiapo Church ngayong gabi ayon sa kanyang kaibigan. We really, discourage these people to, after once they were treated, sana dumiretso na sila sa bahay kesa naman sa makipagbununa naman sila para dun sa prosesyon. Sana yun ang matutunan ng tao. Pia, ito ang sitwasyon ngayon dito sa Plaza Miranda sa harap ng Quiapo Church. Bukod, Pia, sa mga pulis, no, na nagbarikada na doon sa daraanan ng Andas, ay may sumama na rin sa kanila na augmentation force mula Navy at Marines para nga kanila nang bantayan yung path na daraanan ng Poon ng Nazareno papasok dito sa Quiapo Church sa pagtatapos ng traslasyon. At mapapansin nga rin natin, Pia, malinis na yung daan na yan matapos ng walisan ng mga taga Manila Department of Public Service yung daraanan kasi kanina nagkalat talaga yung mga basura dyan. Bukod dyan, nananatiling puno, no, nag-uumapaw yung simbahan nitong Quiapo at maraming mga deboto na kagagaling lamang dun sa huling misa ang lumabas sa Plaza Miranda at dyan na nananatili para abangan yung pagdating ng Poon ng Itim na Nazareno. Pia? Maraming salamat, Trisha Zafra.